Hello guys, naisip kong isama ang aking little doggy mini pincer na si Silvi sa aking trabaho. Dahil napansin ko na boring siya lagi pag iniiwan ko. Kitang-kita niya naman, sarap na sarap ang tulog niya. Ha, tabi, parang mga first class sa aeroplano. Solo-solo niya yung upuan, no? Parang prinsesa. Dahil sa naihinip ako, nagbuha akong video ng kasama kong natutulog at di na rin ang prinsesang asong ito. Tignan nyo, nakalaylay pa ang ulo. Sarap na sarap ang ulo. Parang walang alintana na ay iniisip na problema. Medyo malapit na kami sa aming paroroonan. Kaya tayantay at video na lang ako para yung halos nandito na kami sa aming trabaho, pero diretso pa kami sa gitna ng kabundukan at lahar na yan. Kaya nyo, ang ganda-ganda ng view dito sa bayan ng Botolan sa Zambales. Kasama ang ganda ng lahar at ng bundok. Dito na kami at maghahanap na namin pagkapartingan. Hindi, baba na tayo! Talaga sa lugar na ito, hindi ako masasawang pumunta. Siguro mga 80% na mga nakikarag sa barangay na ito ay mga naita po. Saka mababait sila. Hayaan ko muna mag-amay-amay siya dyan para mapamiliarize sa lugar. Pero sabi ko, tara na! Taalis na tayo, tama na yan! Sightseeing mo! Talagang inaamoy niya yung paligid niyo. Hoy, tara na! Ano pa tayo ng pagkakita ang pera natin eh. Magandang lakad-lakad siya eh. Enjoy na enjoy siya sa ginagawa niya. Inip na si Doña Silvi the mini pincher. Gusto nang umalis. Price ko lang sasakyan po namin dahil mababalaho kami pag ginamit namin yung van. Ito na pinakamagandang sasakyan dyan. Na mura lang ang babayaran. Kolong-kolong ang tawag po nila. At lumakad na po kami talaga ko si Silvi na mini pincher. Shaky ang video natin kasi kalimutan ko ilagay yung cellphone sa gimbal. Eh kung ilalagay ko sa tricycle habang naanda rin tricycle eh baka malaglag. Kaya tiis-tiis na lang muna ako sa video. Pero sarap naman kami sa sarap ng hangin. O, titignan nyo, labas dila pa yan. Hanggang pil na pil niya yung hangin sa pagsakay ng tricycle. Gustong-gusto niya yung kanyang biyahe. Hindi siya naboboring kahit mainit. Go lang ng go ang ating little Doña na si Silvi. At nandito na kami. Pero sabi ni Doña, perimeter check mo muna para makita natin yung pagkagawa natin. Yan, perimeter check na nga ako. Para makita ko kung saan kami maglalangin ng staka. Yung marker. Kung matubig ba o hindi. Pero ang ganda talaga ng view dito sa gitna ng lahar. Pati yung bundok, ang lamig sa mata. Medyo kumulimlim ang araw kaya napababa na po si Doña. Sabi niya maglalakad-lakad muna ako dahil hindi na mainit.
sinamahan ko siya. Yan ba niya ang kanyang lupain? Ang kulit niya eh, oh. Gustong gusto niya talaga yung naglalakad at sumusunod sa akin. Naanonan niya pa yung camera ko. Palatang hindi pagod sa biyahe. Pero yung mini pincher na to, wala namang kapaguran to eh. Takbo lang ng takbo to eh. Swerte nga sa mga ibang mini pincher eh. Dahil siya lang laging kasama ko sa lahat ng aso ko. Tinatakbo ko siya para mapagod. Simula na ng aming trabaho, kaya iniwan ko muna si Doña Silvi, the mini pincher, sa tricycle. May bantay naman siya ron. At maglalagay muna kami ng staka o marker dito sa aming pinuntahan. At hindi nakatiis ang aming bantay sa kanya at sinama na siya sa akin dito tahol dahil ng tahol. Nahanap ako. Yan, magtiis ka sa init. Buti na lang may baon akong tubig para sa kanya. Pero masaya siya eh. Palatang tiis ganda siya rito sa gitna ng disyerto ng lahar. So, gusto ko talaga ang view dito. Hindi ako nagsasawa kahit mukhang disyerto ang itsura niya. Yan, sama-sama siya sa paglalakad. Sama yung paglalagay ng marker. Labas nila mo, init na init talaga siya. Uhaw na uhaw oh. So, tiis ganda pa rin. Pahinga-pahinga pag may time. Tinitignan ng paghahanap namin ng mark kung saan na kami banda. At may nakita siyang kalaro. Ang aso rin na 5 months old na Aspin. Kasama siya ng ano, yung ito na sombrero na yan. Nagtanong-tanong lang kung ano yung ginagawa namin. Pero okay naman. Furious lang siguro siya. Natuwang-tuwa si Doña Silvia at meron siyang kasamang kalaro pero parang ayaw sa kanya eh. Iiwasan na siya sa sobrang kakulitan niya. Ayos talaga sa kanya. Ano? Uwi niya. Uy, laro tayo. Sabay mo laro. Ika na nga lang ako sa tauhan ko. At hindi na kinaya ang paglalakad, nagpagbuhat na sa akin si Doña Silvi. Ano na kakayanin niya? Sama-sama ka ha? Eh kung nagstay ka na lang sa tricycle, hindi ka napagod ng ganyan. Pero enjoy naman siya. Oh. At ito na ang last marker na inilagay namin. Sabi ni Doña Silvi, ano muna, video muna, rotate! Yan, video ko ako rotate para daw kita ang buong view ng lahat. Lakad na kami pabalik sa aming tricycle. At sunod pa rin naman si Doña Silvi sa akin. Ako pa lang nasunod dahil ako ang bodyguard niya. Maligo, baunahan tayo Doña Silvi. Ako sa tricycle. Kaya takbay natin. Bilang tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ayun, nunahan ko siya. At kabalik na kami sa barangay na aming pinagpuntahan, sa mga barangay ng ating mga kababayan na Aita. Pagod, halos maghapon din kami sa initan. Pero itong Doña Silvi na to, as usual, walang kabaguran. Nakamay pa yung tricycle na sinakay namin. Pagod oh, walang kain ng kain si Jack. Yan, sakay na kami sa van. Hanap kami ng makakainan. Sarap ngayon, aircon to. Aircon muna. Sabi ni Doña Silvi, ay, salamat. At makakapag-aircon din. At sa wakas, kakain kami ng masarap na pagkain. Happy Meal muna kung anong aming kakainin. Sarap ng mga ulam. Gutom na gutom talaga ako. Pagkagising ko, inaantay na pala ako ni Doña Silvi dahil nangako ako pupunta kami sa dagat. Sasamaan ko siya.
Nagmamadali, ginising niya ako. At lakad-lakad na nga kami sa dagat sa tulad ng pinangako ko sa kanya. Enjoy na enjoy siyang kakasunod sa akin. Ay, ako pala yung nasunod sa kanya. Sabi ko, abulin natin yung ATV. Tara. Nabul namin. Pero sabi ko, wag na lang, hindi natin kaya. Nainto na lang tayo. Kitang kita naman ang enjoy, patakbo-takbo si Sylvie sa dagat. Sabi niya, sayang, naiwanan ko yung bikini ko. Mahal pa naman ang bili ko roon. At pinidyong ako na lang siya sa pagtatakbo-takbo niya. Dahil nakikita ko, enjoy na naman si Donya Sylvie sa kanyang araw. Kaso, wala siya makitang kalarong ibang aso. Kaya ako na naman ang kinukulit ni Donya Sylvie. Pati yung camera ko kinukulit niya. At saka yung mga kasama ko. Hindi lang si Donya Sylvie ang enjoy, pati itong dalawang kasama ko. Si Garonald at si Jack niya, no? May pasan-pasan pa ko. Si Garonald. Well, hanggang dito na lang ho. Dito na nagtatapos ang misadventure ng ating Donya Sylvie the Mini Pincher. Salamat po sa pagpapanood. Please subscribe, like, and watch sa ating YouTube channel po. Bye-bye!